Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa ating panalangin. O dakilang Ama na nasa mga langit, amin pong binabalik ang kapurihan at pagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan sa magandang umaga ito, Panginoon. Subalit, bago po namin gawin ang mga bagay patungkol po sa programang ito at sa mga susunod pa, amin pong hinihiling ang pagpapala at gabay ng Banal na Espiritu sa bulwagang ito upang anuman ang aming pong gawin, Panginoon, ito ay sa ikaluluwalhati niya ngayong dakilang pangalan. Pagpalain ang bawat isa, lalo't higit, Panginoon, ang inyong gagamiting lingkod na aming pong pinapasalamatan na kasama po namin ngayon si Pastor Orbe at kanya pong mahal na asawa na sa pagpapatuloy ng aming pong programa ay kayo po ang siyang manguna. Lalo't higit sa kanya po, Panginoon, bigyan siya ng karunungan buhat diyan sa taas upang sa gayon ay ang lahat ng ito ay maging kapakipakinabang sa amin at magamit namin sa amin pong araw-araw na buhay bilang pamilya. Nawa, Panginoon, ay ito'y maging pagpapala sa bawat isa sa amin upang sa gayon ay mamuhay kami ng nakaayon sa inyong kalooban. Ipagpatawad ama ang lahat ng amin pong managawang pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng ito'y amin pong samot dalangin, alang-alang pong lahat sa pangalan ng amin Panginoong Jesus. Amen. Sige pa, Pastor. Okay na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y sumapit na sa mahalagang bahagi ng ating pong pagsasama-sama sa lugar na ito. Can I now have your attention? Okay. Sino po sa inyo ang nagdala ng kanilang mga Biblia? Wala. Yung mga may dala po, pwede bang inyong ilabas para nang sa ganun ay mamarkahan ninyo at masalangguhitan ninyo ang tema ng ating retreat. Yung kahapon na ating ginawa, yung inyong pinagkaabalahan ng mga presentation, yun po ay introduction pa lang. Ito pa lang yung message, yung ngayon. At ako po'y naniniwala na niloob ng Panginoon sa kabutihan ng ating family ministries na tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos ukol sa temang ito. As for me, let's recite that all together. Yung theme natin. Ready? Read. As for me and my house, we will serve the Lord. Alam ninyo, kung sapat pa ang ating panahon, I am sure na pagka binasa ninyo ang linyang ito, it will resonate, words will resonate differently to each one of us. Others, probably, yung word na serve ang magre-resonate sa inyo. Others, probably, it will be the Lord that will resonate to you. Others will even be me that will resonate to you. It's another activity to do that, but we don't have such time. And so I want to go straight to the scriptures. Those who have their Bibles, open it to the last chapter of Joshua, where we find our team. Alam niyo po ba kung saan hahanapin ang Joshua? Huh?
Right after the Torah, the next book is Joshua. And I'm looking at Joshua chapter 24, the last chapter. Have you seen it? Now, I want you to look at verses 14 and 15. Nandun yung ating tema sa huli. As for me and my house, we will serve the Lord. If you have your pen or marker, I want you to mark it so that after this retreat, until the next retreat, for 1 year, you will meditate on these texts. Huh? Ang nangyayari po kasi pag may family camping or retreat, hanggang dun lang. Pagkatapos noon, balik din tayo sa mga dati nating gawi. Why? Because we did not intend to sustain our gains. Malaki po ang magiging pakinabang ng kagastusang ito. Some of you have been subsidized to attend this meeting. Ayaw natin na umuwi tayo na ang laman ng ating mga puso ay yung Amazing Race laang. Itong mga pag-aaral natin ng Biblia is what we paid coming here. Amen? And we would like to preserve the gains. Saan kayo nakakita na pagkatapos bumili ng mahalaga at mamahaling bagay ay iniiwan laang natin para hindi pakinabangan? And that is what we often do with the study of the Word. When we have so much emotion about the words that we have learned together, we live it. And we do not preserve the gain. Para yang naglo-lose weight, pagkatapos ng matagal na panahon, we are able to shed out the fats. We go back to the same life. And we do not preserve the gain. And we do the same in the study of God's Word. So, mark your Bibles. And throughout the year, until the next, sana may kasunod, Doc, no? Ngayon pa lang, pinaplano na nila yung kasunod. So that throughout the year, this theme, as for me and my house, will serve the Lord, will continue every month. You will follow up this theme. Kamusta na po ba yung ating ginawang pagtatalaga dun sa Jabez campsite? Hindi yung pagkatapos ng Amazing Race mamaya, wala na. Pagbalik ninyo sa church next week, wala na yan. Can you imagine how we have wasted our time coming here? That's the very reason why I want you to pull your Bibles and mark them. Sa mga kabataan, we didn't come here for entertainment. Yan din ang mga edad ng aming mga anak. As they have grown to be young men, young women today, we also struggled. But we never taught them that worship is entertainment. Worship is all about God. We come to the presence of God. They come to our worship with the Bible. Yung tatlo naming mga anak, lumaki sa Bible reading. And when we do Bible reading, you just can't stop them. Parati na lamang namin sila, oh, hanggang dyan na muna anak. They love to read the Bible as a family. Sana maging ganun din ang iuwi natin na resulta nitong ating family retreat. Because it is in the Word of God that we grow. Amen? And if we do that when we go home, we will certainly be a different family by 2024 family camp meeting. No? Kaya maganda yung pinasimulan ngayon after the pandemic. Have you seen it? I've given you much time to look at your Bibles. Joshua 24. Those who don't have their Bibles, I place it there. Na-anticipate ko na eh. Now, I want you to go through a little study here.
Merong highlighter ito, Doc, di ba? Kala ninyo, natuto rin si Joe Orbe. Okay, look at this one. Verse 14 and verse 15 is a complete parallel. Are you with me? They are a complete parallel. Magkakambal. Look at how I marked them with the colors. What is there in verse 14 is also expanded here in verse 15. Are you with me? Let's try to look at it. When verse 14 said, therefore, fear. Come on, let's read it together. Verse 14. Now, therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and truth. Stop. Look at verse 15. In the same manner, let's read. If it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve. It is what you find here is repeated here. Pinalawak pa. Look at the next phrase. Put away the gods. It's the same here in verse 15. And what you find here, and serve the Lord, is repeated again here. But as for me and my house, we will serve the Lord. You see, what is spoken in 14 is expanded in 15. So that you can understand itong word, itong phrase na serve the Lord, what is meant is what? It's not just an individual commitment. It includes the entire house. The Bible interprets itself. You don't need another resource to interpret the Bible. If you study carefully the Bible, it is also interpreting itself. The more you read the Bible, the more you begin to realize that there is more than the words you find there. So I'd like to go over these verses and explain even more to it. The big question in these texts is what hinders the family to serve God? Okay? We have that, as for me and my house, we will serve the Lord. The antithesis to this is bakit sila Joshua, kaya nilang magsabi, as for me and my house, we will serve the Lord. What about us? Can we do the same? Can we profess the same? Before you are quick to answer yes, look at your children. Are they ready to serve with you? On the other hand, yung mga anak ready. Yung mga magulang naman ang hindi. And others among us, isa lang kayong Adventist sa buong pamilya ninyo. These are all challenges in our own churches. How can we serve God truly? So you would understand that by answering this question. What hinders the family to truly serve God? We go back to the text. Let me go further. Number one, lack of sincerity and faithfulness. Where is that, Joe Orbe? Ayan, oh, liwanag na liwanag. Sabi dun eh, therefore, fear the Lord and serve Him in what? In sincerity and truth. The reason Joshua is being commanded of that is because they lack sincerity. The antithesis to this is this one. Look at our own families. Is this a reason why many times we do not serve God? Because we lack sincerity. Ano ba yung sincerity sa Tagalog? Ha? Huh? Katapatan? Sinceridad. Huh? When you are sincere,
I think the big word is where it comes from. And that is what? It is a response of the heart. Sincere ka ba sa sinasabi mo? Ang gustong sabihin ay, galing ba sa puso mo ang sinasabi mo? Sincerity must emanate from the heart. When we serve God, it is not for any other extrinsic reason. Oy, dahil may swimming, punta tayo doon. May amazing race, punta tayo doon. Ngayon ang sabi ko eh, ang dami pala natin nung pumasok ako sa dining hall. Bakit nung hapon na nagpo-programa tayo ng onti natin? Where are the rest of your children? Pag nandito ang mga magulang, nandito din ang mga anak. How we wish our children could be with us. But they already have their own ministries. Habang maliliit pa ang ating mga anak, ito pa ang mga edad, they should be with us. So that we pass on the sincerity and what? Faithfulness. Let me go to the second one. The second one that hinders our family is the holding on to gods. Mayroon tayong mga Diyos-Diyosan sa loob ng tahanan. Number one dyan ay alin? Oh, sabi ni Brother Tony, gadget. It's true. Including our televisions. Including our work. We bring them inside our homes and we refuse to do our worship. Isa pang mga Diyos-Diyosa natin, yung mga higaan. Oh, kita ninyo yung presentation kagabi? Hindi bumangon. Sabi ni Brother, ay, alas 6 na. Tayo'y tulog pa. We came here at around 5 o'clock. Pinatay na yung mga poste. Sabi ko, liwanag na ng alas 5. Paano pa magbo-bonfire itong mga ito? Sinisigaan pa sa mga higaan. You see, friends, even the bed can be an idol, can be our God. Our children can be also our gods. When we no longer participate in the mission of the church because we are so absorbed in the caring of our children. Sana nga, anak eh. Sana nga, mga anak eh. Eh yung iba, aso pa. Wala po akong galit sa mga aso ninyo, ha? We also have our dog. But they don't come between me and the mission of the church. Hindi ako ipapako ng mga aso sa aming bahay para hindi ako maglingkod sa Panginoon. Ang laki pa ng ginagastos sa pakain kaysa yung mga nakikita ko na mga numero sa tight envelope. That's why when I was a district pastor, I make sure that I sit down with the deacons and the treasurer of the church. As a pastor, I should know kung ano yung mga offering at ikapo na ibinibigay ninyo. Dahil pag kaya'y naresibuhan na, ako mismo ang magdadala niyan sa bahay ninyo. Sister, pakitingnan niyo nga po, tama po ba ang numero sa resibo? Baka kami may naalpasan na inyong kwarta na ipinagkaloob. Once you confirm, ito nga po ang aking pong ibinigay. Sinasabi ko rin sa iyo, sa tulong ng Panginoon, sikapin mong dagdagan. Because as faithful as we are, God will be faithful as well. Amen? Kaya pagka ako'y lumuhod na at ipinalangin ko ang resibo mo at ang iyong trabaho, what I meant is that be faithful to God and God will supply the rest. Kaya ako hindi ko inaalpasan yung mga resibo na yan, Brother Andaya. Yan ang favorite ko. Dahil yung mga resibo na yan, ang Pasko sa home visitation. Hindi ako nabisita pagka kayo may sakit laang. Dala ko yung mga resibong yan. Sister, are ang iyong resibo last Sabat. May malaman mo, ay nako, alam ni Joe Orbe ang resibo ko. Nakikita ko doon eh.
Mataas pa yung pinanggagasolina mo sa Pajero mo kaysa sa handog mo sa Panginoon. Now you are asking God, Lord, I need more. But you are not testing the promise of God. That when we are faithful in returning our tithes and giving our offerings, the more He will bless us. Amen? We are holding on to gods. Sino bang may bili ng mga gadgets na yan? Yan ang kinapupuyatan nila. Mas maaga pa pagayong-gayong pa sa TikTok. Kung ano-anong mga tinutulad sa TikTok. Hindi matularan kahit na yung pag-memorize lang ng talata. Sino may gawa niyan? Mga magulang. So I encourage you, these are good devices when used for the purpose of spiritual growth. Amen? We cannot do away with them. Pag tinanggal natin yung mga gadget na yan, itong MacBook Pro ni Doc na ito, kung wala ito, paano ko yan maipapakita? These are all good devices. When used for the glory of God, it will contribute to our spiritual growth. Next, not willful, but obliged. Alam niyo yung nakakahadlang sa paglilingkod sa Panginoon, yung mga napipilitan. Sige na nga, punta na nga tayo dun. Nakakahiya naman. Nasa Amazing Race tayo mamaya. Tapos wala tayo sa worship sa umaga. Alam niyo yan? Hadlang yan. Hindi yan ino-honor ng Panginoong Diyos. Because an obliged heart is not a sincere heart. Tandaan niyo yan. Kung ano ang inyong mga anak, palaki nyo yan, mga magulang. Maniwala kayo. Walang ibang sisisihin diyan, kundi kayo. But when we are faithful to God, the Lord has promised He will help us raising our children. Yun ang amazing race talaga. So I hope we get to bring our children. Paano natin maakay sa worship yung mga anak natin? Ikaw mismo na tatay, hindi ka pa nag-worship. Yun ang una eh, individual worship. Pagkatapos, kayong mag-asawa. That has been our practice. Mauuna si Joe Orbe na mag-worship. Kaya hindi ako po pwedeng maunahan ng asawa ko. I am the priest of the home. So I am up before 4 o'clock. I start working my relationship with God. Then after that, tatapikin ko na yung asawa ko. Mommy, it's our time. That is for our worship as husband and wife. When you do that, you're ready for family worship. Amen? Pero ilan sa atin diretso sa family worship? Walang individual. Walang marital relationship development in worship. That's not how you do worship. What will you bring to the family worship when you have not aligned yourself with God? Kaya kayo mga kabataan, habang single pa kayo, develop your worship with God. Never come to family worship na may mga talukbong pa kayong kumot. Goodness! Nakapadyama pa kayo. We come to worship ready. Hindi ko sinasabi na magbarong kayo. Ang sinasabi ko lang, what will be your clothes for the day? Kung sports event yan, you come to the worship na maayos na sports event na ang suot mo. Hindi yung may face towel ka pa, may kumot ka pang talukbong. How would God feel? Mga kapatid ko, minsan nakapadyama pa tayo, bakat pa yung mga dodo at puwit natin. Goodness, how can we concentrate on God? Hindi ako galit ha. Anong gusto niyong sabihin ko? Okay lang yung mga pinagagagawa natin? Thank you. Next, indecisiveness hinders also our what? Our service to God. Ay naku, hindi ako makapag-desisyon. Antayin ko muna si Doc. Siya kasi ang nakakaalam niya na eh. Goodness, wala yung asawa mo. You're left with your children.
who decides to serve God? Ikaw. Katuwang ka eh. Ang nangyayari, kahit nandyan yung asawang lalaki, nagmamando ka. Oh, ano? Late na naman tayo sa church. Agan-aga ko nang nagluto. We don't do that. Remember, you complement with each other. You're a team. What we do at home will be our behavior in church. Indecisiveness. Saka na lang pag nakapasa na ako ng board. Kaya nung nagbo-board exam, ay grabe ang mga panalangin, Panginoon. Papasahin niyo lang ho ako dito. Talagang ako'y tatanggap na ng Sabbath school teacher na gawain. Pagpasa ng board, gone are the promises. Indecisiveness. Then the last one, I'm sorry, second to the last is delay. Saka na. Yan din eh, pagkaasawa. Oy, let's enjoy ourselves together muna before we have kids. Gusto mo ng sex, pero ayaw mo ng responsibilidad ng mga anak. Hindi mo naintindihan yon? In getting married, you also what? You also become one in sexual intimacy because that's God's plan. But you wanted the sex but do not want the responsibility of children. Kaya by the time na gusto nyo ng mag-anak, tuyot na. Yan parati kong tinuturo sa mga anak ko, anak, mas maaga kayong makapag-asawa, mas mainam utang na loob. So we prepare them. They come and listen to many